558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Gandingan 2018 Multimedia Awards Most Development Oriented Radio Public Service Program and Best AM Program Host. 39 Catholic Mass Media Awards Special Citation for Best Public Service Program. 25th Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awards Finalist for Best Public Service Program. 11 Gandingan Awardee for Best Development Oriented Public Service Announcement. Finalist for Best Development Oriented AM Program and Finalist for Best Development-Oriented AM Program Host. 38 Catholic Mass Media Awards. Finalist for Best Public Service Program. 10 Gandingan Awardee for Best AM Program. Best AM Program Host and Finalist Best Development-Oriented Online Video. 9 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show and Best Development-Oriented Talk Show Host. 21st and 22nd Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. 2012 Catholic Mass Media Awards. Finalist for Best Educational Radio Program. Welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 9. Simula ngayon sa bayan ang maririnig sa walong lupalob ng bansa. DZXL 558 RMN Manila. DYKR 1161 Calibo. DYHB 747 Bacolod. DYHP 612 Cebu. DXDR 981 Dipolo. DXMB 648 Malaybalay. DXDC 621 Davao. At DXBC 693 Butuan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. Gandingan 2018 and 2016 Best AM Program Host and 2015 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show Host. Si Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, nais po ng pamahalaan na mas dumadami pa ang mga sanggol na nabibigyan po ng bakuna sa bansa. Kaya naman, nakasaad po sa Republic Act 10152 o ang Mandatory Basic Immunization for Infants and Children Act ang pag-aatas po sa mga doktor, kumadrona, nurse, nursing aide at maging mga skilled birth attendant na ipaalam po sa mga magulang o legal guardian ang availability at bisa po ng mga bakunang ligtas at epektibo laban sa vaccine-preventable diseases. Mga kanutrisyon, muli po nating tatalakayin ang magagandang dulot po ng bakuna sa kalusugan. Magandang tanghali, ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 9. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon. At kasama natin siyempre ang main anchor ng programa na si Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council at naghahanap po na kung sino ang tatanghaling Crown Award para sa mga probinsya, sa mga lugar. Ma'am, nakailang ano na po, probinsya po ba na inikot ninyo? Ngayon? Oh. Hindi naman ako pumupunta sa lahat. Hindi sa lahat. Sa National Honor Award. Sa National Honor Award lang po. Walang iba mga kasama. Kung hindi si Asik Bernie Flores, magandang tanghali po. Magandang Asik tanghali Bernie. Din Red Rod at magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kanutrisyon. Lalong-lalo na sa Kilakap. Dito lang sa kapitbahay. Ay, dito sa Barangay Pinagkaisahan. Nandiyan kami dalawang araw. Wow. Kasi in-evaluate naman namin yung kanilang kandidato para sa National Outstanding Barangay Nutrition Scholar kasi siya yung kandidato ng buong National Capital Region. Okay, sir. Magkukupit. Ilang ano po yan, ma'am? Mga lugar ang magkukupit? Pito lang ang aming pupuntahan. The top 50% lang ng lahat ng regions na nag-submit. Opo. Na may kandidato. So, and that's for National Outstanding Barangay Nutrition Scholar. For 2017. So maraming salamat sa Kilakap at sa lahat ng tumulong para naging maayos at matagumpay yung pag-evaluate. Okay, so yung kapitan kaya namin dyan sa barangay namin, kaya, kailan tayo magkakaroon ng BNS na BNS. Kandidato nyo rin. Kandidato. Kapo, ipush mo yan. Oo, tama. Okay, so
sabi nga natin last time na nandito ang ating guest noon, di ba? Opo, sabi ma'am. Natin, kailangan may part 2. Oo, dahil kulang yung isang episode lang para mapag-usapan natin, lalo na yung mga benefits ng pagbabakuna. At bilang action nga na maparami pa yung mga Pilipinong na babakunahan, pinagbubuti ng Department of Health yung strategy nila, ang tawag nila reaching every barangay or reaching every household pa nga, na sinimulan noon pang 2004 pa yun at ang isa pang strategy yung supplemental immunization activity. Kaya sa ating mga magulang, ang tanong ay, nabakunahan na ba ang inyong mga anak? Paano kayo matutulungan ng Department of Health para matiyak na kumpleto ang bakuna ng inyong mga anak? Yan po ang ilan sa mga tanong natin sa ating panauhin ngayong tanghali. Ayan, nako, napakahalaga talaga ng ating topic ngayong hapon, mga kasama. Pero ngunit bago naming introduce sa inyo ang ating panauhin ngayong hapon, for sure yung ilan siguro ay alam na at kilala na naman kung sino po magiging guest. Gaya ng nabanggit nyo nga kanina, part 2 na part po two. Ito Oo. Ng ating episode kaugnay sa bakuna. Pero narito muna ang ating katanungan para sa ating text question of the week contest, mga kanutrisyon. Abay, makakasama na kaya kayo ngayon sa 12 magwawagi ng ₱200 try load? Try lang, madali lang po ang ating tanong. Tama. At wala pong mali ito kasi ito ay personal na ang tanong kasi natin ngayon, ano ang maaring gawin ninyo upang makatulong sa pagkamit ng immunization target ng Department of Health? Luzon, diba? Visayas at Mindanao. NCR get din. Ready. NCR yeah. din. Opo, i-text po ang inyong sagot sa ganitong format: full name space edad space eksaktong address, mga kasama ng kasalukuyan ninyong tinitirhan. Ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre, huwag kalimutan, gaya ng sinasabi nga ni Ma'am Bernie, ang inyong sagot. Yun po, napaka-importante. Okay. At ito po'y isend sa 0908-579-6898. At mga kasama, pakisama na rin po sa huling bahagi ng inyong text ang paraan kung paano nyo po kami nasusubaybayan, ha? Sa radyo po ba, isama po ang RMN stations. Walo po yan, ma'am. Opo, sa internet naman, gamit po ang radio app ng inyong cellphone. Mayroon din po tayong sa Facebook. Correct. Facebook Live. May YouTube Live pa. Mm-mm. At hindi lang yan, mayroon pa sa Signal TV. Channel 309. So wala na pong rason na para hindi kayo makapakinig, para hindi namin kayo maabot. So, tama. At dumako na po tayo sa ating talakayan, kasama ang ating nagbabalik na panauhin. At kami po talaga nagpapasalamat dahil siksik na siksik din po ang schedule ng ating panauhin. Kagagaling rin nga po sa biyahe at mukhang inuubo ng konti. So, siya po ay walang iba kundi ang National Immunization Program Manager ng Disease Prevention and Control Bureau. Siya pong may responsibilidad sa buong bansang, sa programa sa buong bansa. So, ng Department of Health po. So, walang iba po kundi si Dr. Maria Wilda T. Silva. Welcome back po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Dr. Wilda, at magandang tanghali rin sa iyo. Magandang tanghali, Asik Bernie at Rod. Maraming salamat sa pag-imbita muli. Pero Doc, bago tayo magpunta ngayon, magbalik-tanaw muna tayo dun sa ating mga diniscuss last 2 weeks ago, no? Two Saturdays ago, yung una nating episode, Bakunang Ligtas at Epektibo. So ano-ano na nga po yung mga vaccine-related preventable diseases sa bansa na target ng Department of Health? At yung bigyan nyo kami ng idea or ating mga tagapakinig na idea kung gaano karami ba or porsyento ng mga target na ito. Okay, thank you, Asek Bernie. Opo. Napakarami na nga, simula noong nilaunch natin ang Expanded Program on Immunization taong 1976, nagsimula tayo sa iilang bakuna lamang. Okay. Ngayon ay napakarami na, kaya magbalik-tanaw nga tayo, simulan natin dun sa birth doses, natin. Uh-huh. Ang BCG at saka ang hepatitis B birth dose. Ito ang mga bakuna laban sa sakit na tuberculosis at hepatitis B. Ngayon, kapag
ang bata ay 1.5 months old na, simula na to ng kanyang unang bisita or una sa mga limang bisitang gagawin niya sa mga health center para maproteksyonan siya sa mga ibang sakit. Ano-ano tong mga to? Meron tayong bakuna laban sa diphtheria, pertussis, tetanus, at yung hepatitis B na pangalawang dose na niya. Ganun din dahil pentavalent vaccine or limang klaseng bakuna na ang ating binibigay sa isang injection, meron tayong HIB or yung H influenza type B. Itong bakunang to ay laban sa sakit na meningitis at pulmonya na siyang kadalasang nagiging sakit ng mga under 5. Ito yung mga mikrobyo na kadalasang sanhi ng meningitis and pneumonia na tumatama sa under 5. Tapos meron din po tayong PCV13 or pneumococcal conjugate vaccine, laban din to sa pulmonya. Pulmonya rin. Mm-mm. At okay, syempre, huwag nating kalimutan yung patak, oral polio vaccine. Napakatagal ng bakuna nito, ano, Asek, Bernie, and opo, Rod. Opo. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit natin na-eradicate or na-eliminate ang polio sa Pilipinas noong taong 2000. Kaya so makikita ninyo, polio free tayo. Oh yes, polio free tayo at kailangan nating i-sustain ang ating status na yan na pagiging polio free. Okay. So since 2000. Ma'am, Doc, 1.5 months itong start ng additional ano nito. Yes, 1.5 months and then babalik after 1 month, ano, kaya 2.5 and then 3.5 months para makompleto yung 3 doses ng mga bakunang iyan. Okay. Next na bisita niya, so nakatatlong bisita na po siya. So no? Pang-apat. Next na bisita or yung fourth visit, bibigyan siya ng first dose ng measles, mumps, rubella vaccine at 9 months. Okay. Tapos pangalawang dose ng measles, rubella and mumps vaccine pagdating ng 12 month old or 1 second year. Dose niya yon. Second dose niya yon. So napakaraming sakit na, Asik Bernie, no? Tuberculosis, hepatitis B, no? Diphtheria, pertussis, tetanus, meningitis at pulmonya, polio, measles, mumps, and rubella. So, 10 na po yan kagad. Doc, pagka pumupunta kami sa barangay, laging tinatanong namin ano ba yung mga madalas na sakit-sakit ng mga kabataan, ganun, lalo na yung mga wala pang 5 years old. Ang sinasabi nila lagi, ubusipon. So, sabi ko tuloy ngayon, kung baka yun ay indication na hinamiss nila yung 1 or 2 ano dito? Maaari rin na miss nila. Opo. Kasi yung mga simpleng ubot-sipon kasi, lahat naman po kasi ng sakit nagsisimula sa symptoms na yung tinatawag natin non-specific. Ano po? Magsisimula yan sa lagnat, ubo, sipon, tapos hindi natin alam, pulmonya na pala. So, kailangan ho kasi mapanatiling malusog ang ating mga sanggol, ang ating mga baby. Correct. At kaagapay po ng bakuna, mag-segue lang po ako, Asik, no? Napaka-importante na mapanatili ang tamang nutrisyon. Oo nga. Kasi hindi nutrisyon month ngayon. Hindi pwedeng bakuna lang. Hindi kaya. So, importante yung nutrisyon. Complemented by tamang nutrisyon. And for babies, lalo na yung mga may edad na 6 months pababa, yung atin pong exclusive breastfeeding ang atin pong sinusunod. So Doc, itong mga 10 na anong ito, pataas din ba yung number ng affect na dapat nilang or dapat mabakunahan or target ng DOH? Ang target po natin ay 95% of all under 1 mabigyan natin ng bakuna. Okay. Sa ngayon po kasi, ang nakikita natin sa ating populasyon, meron po tayong around 2.4 million children na naandyan po sa age group na yan.
So, ang tina-target ho natin, talaga ang target po natin, lahat mabigyan at ng bakuna. Pero syempre, may mga pumupunta sa ating mga private na pediatricians. Mm-hmm. So, ang ina-account po namin dyan, mga around 5 to 7%, hindi na kukuha ng gobyerno. Mm-hmm. Hindi na hindi nag-a-avail ng serbisyo ng gobyerno bagkus pumupunta sa mga private pediatricians. Mm-hmm. So, ganun pa man, ini-include po namin sila na mga kliyente kapag tayo ay nagpaplano. Okay. So bilang sila. Bilang po sila. Bilang din po, Doc, yung mga ano, yung mga kasi pag kuminsan din, merong mga na naririnig kami na ayaw daw. For one reason, pwedeng relihiyon, pwedeng talagang may paniniwala yung magulang, hindi nila talaga pinapabakunahan sa mga health workers natin. Paano yun, Doc? May mga ganun po tayong mga kakaunti lang naman po. Kunti lang sila. Kakaunti sila. Mm-hmm. At yun nga po yung nakakalungkot kasi kadalasan doon po nagsisimula yung sakit. Mm-hmm. At doon mabilis kumalat yung sakit sa komunidad kung saan yung immunity ng mm-hmm. community, no, ay mababa. Kaya mm-hmm. ang bilis po ng pagkalat po ng sakit. Mm-hmm. Bagamat ganun po ang kanilang paniniwala, pinupuntahan pa rin po ng ating mga masisigasig na health workers ang komunidad na yon. Baka sakali kung ma-convince po. So hindi ho nagtatapos sa ayaw namin magpabakuna. Sige pa rin ang health mm-hmm. education and promotion sa mga komunidad na yon. Mm-hmm. Okay. Dok, magkano naman po yung budget ng DOH sa bawat bata po para matiyak na kumpleto po yung mga binabanggit nyo pong mga bakuna sampu. Kanina? Yung sampu. Sampu. Yun, sampu. Para ho maging kumpleto para dun po sa sampung sakit na yun. Ano? Kinumpute ho namin yan eh. Sa ngayon po, nasa 3,000 na mahigit. 3,000 mahigit po ano, kada isang bata. Opo. Sa 10 bakuna po. Sa 10 bakuna. Pero kung titingnan natin, kapag ikukumpara natin sa private sector, triple. Or even 4 times ang magagastos ng magulang. Oo. At wala namang pagkakaiba, Doc, di ba? Wala ano pong pagkakaiba. Ano yung tuturok dun sa ano, sa government facility, pati sa yun din yung ma'am. Ibibigay ng private practitioner. May mga ibang bakuna na ino-offer lang sa private, like yung mga para sa chickenpox, mm-hmm. which is hindi pa natin na-offer sa ating routine immunization sa gobyerno. Pero ang nakakatuwa sa ating mm-hmm. immunization program ngayon ay hindi na tayo ganun kahuli sa mga bagong bakunang inilalabas sa merkado mm-hmm. na ino-offer lang na sa private. Kasi ang gusto natin ma-level yung playing field na hindi lang yung can afford ang mm-hmm. protektado, mm-hmm. pero tama. Lahat po ng mga bata ay equal yung chance mm-hmm. na ma-proteksyonan. Kaya yun po yung atin talagang sinusulong na lahat po or universal magkakaroon po ng chance para ho makatanggap ng protection from the vaccine. Mm-mm. Kinabanggit mo, Doc, kanina na trinatry ng mga workers na kahit dun sa medyo ayaw ng mga pamilya or mga magulang na magpabakuna, trinatry pa rin makonvince. Pero sa kabuuan, ano po yung estratehiya ng Department of Health para mahikayat yung mga magulang na dalhin yung kanilang mga anak sa health center at doon naman po sa mga lugar na malayo naman sa health center kagaya sa mga barangay sa Zamboanga City, nakita ko rin yung ang lalayo sa health center. Ano naman po yung ginagawang strategy ng Department of Health? Nako, napakagandang tanong niyan, Asek. Unang-una, nung nagsimula ang immunization program, isang beses lang sa isang buwan ang pagbabakuna, yung every Wednesday na tinatawag. Tapos, haba naging... Haba ng pila siguro noon. Haba ng pila, sabi kong ganun. O kaya, pag na-miss mo, aba sa susunod na buwan ka na naman. Paano kapag ka-ongoing yung transmission ng mga diseases sa community mo, edi wala ka ng protection. So, nagpalabas ng pulisiya na dapat every Wednesday magbabakuna. At sa ngayon,
every day na po is immunization day. Ang amin pong rekomendasyon at advisory na pinalabas sa EPI-DPCB ay wag hong mag-atubiling magbukas ng bakuna kahit iisa lang ang batang nag-present sa health center. So may alam niyo naman, bata, isa po, lang. Alam niyo naman po siguro mga bakuna natin sa DOH, multi-dose. Mm-hmm. Isang vial, 5 doses, 10 doses, or 20 doses. Mm-hmm. Pero ang sabi natin, wag hong mag-atubiling magbukas ng isang vial kahit iisa lang yung bata, kasi mas magastos yung missed na oportunidad. Baka magkasakit yan, mas malaki ang gagastosin kaysa yung masayang yung isang vial. Sham na doses, for example. So number one, every day is immunization day. Okay. Pangalawa, meron ho tayo dun sa mga busy kasi na nanay kung minsan. Kasi marami na tayong mga parents ngayon, mothers na nagtatrabaho. So, meron ho tayong in-institutionalize na nabanggit nyo nga po kanina, ASEC, yung reaching every barangay or reaching every purok po ngayon. Kung saan talagang sinusuyod ng mga health workers, nasan ba yung hindi nagbabakuna or hindi nagpapabakuna? So, aside from the health center, may fixed na facility po tayong nag-o-offer ng serbisyo, meron ho tayong outreach. Parang roving. Okay. Meron tayong outreach. So, para yung fixed, doktora, yun yung health center. Yung mga health or barangay health station. Opo. Tapos yung sinong kasama, sino yung nagro-roving or sino yung nag ang ating mga midwives kasama ng ating mga nurses under the nurse deployment program, dahil di po ba'y nag-complement po tayo ng manpower para humatulungan ang ating local government unit sa pagbibigay ng serbisyo na inilalapit yung serbisyo sa komunidad. Mm-mm. At saka yung kanilang barangay health worker. Opo. Kasama and rin. Napakalaking tulong ng ating barangay health workers, dahil alam kasi nila kung saan nagtatago yung mga batang hindi nababakunahan. Alam nila kung saan may nanganak. Tama. Alam nila na kailan na buntis. Alam nila kung kailan na buntis. Alam nila yung LMP. Okay. Opo, Dok, ano naman yung role ng bawat mamamayang Pilipino upang masiguro, matiyag na lahat po ng mga batay na bakunahan? Ayun, kailangan po kasi, sabi ko nga, parati natin sinasabi, hindi lang Department of Health, no? Hindi lang gobyerno sana ang merong obligasyon na mapanatili ang kalusugan ng bawat mamamayan. Dapat ikaw rin na, na may-ari ng katawan, no? Dapat you take responsibility para maisulong din ang kapakanan at ang kalusugan ng iyong komunidad. Sabi ko nga, ang aking parating sinasabi dyan or example ay yung ating recent na accomplishment, the maternal and neonatal tetanus elimination, dahil na-declare na nga po ng UNICEF and WHO na na-eliminate na natin ang maternal and neonatal tetanus. Sa ARMM po, yun po ang last na rehiyon na nakapag-deklara ng elimination. Sila din po kasi yung last na kumbaga intensive yung ating efforts doon, dahil hindi ho siya ma-survey. Dahil alam niyo naman po na may mga peace issues sa ARMM, kaya hindi namin sila mapuntahan para mag-conduct ng survey. So ang recommendation natin noon ay gumawa na lang ng supplemental immunization, 3 rounds, ng lahat, sa lahat ng mga babae 15 years old hanggang 45 years old. At nakakatuwa kasi yung nanay mismo, yung mga kababaihan mismo ang lumalapit para magpabakuna. So, sabi kong ganun, dapat proactive
active din ang community na magtanong kung ano yung mga serbisyo na available sa mga health center. At mag-demand ng libreng serbisyo. Mga ganong klase. So, yun yung pinaka-importanteng nakikita ko na alamin, no? Alamin kung ano yung mga serbisyong ibinibigay ng libre ng gobyerno at i-demand yung serbisyong iyon. Ayan. Alright. So, Yung polio na certified na tayo, free, sabi mo kanina. Tapos itong susunod, yung maternal and neonatal. Tapos na po yan, ASEC. Oo nga po, na-certified na nga noong 2000 at saka ngayon recently itong tetanus. Meron pang iba na free na tayo dun sa mga vaccine-related diseases. Dadalawa pa lang po, ASEC, ang ating nare-reach. Una nga po yung polio, pangalawa yung maternal and neonatal tetanus. Ang atin po ngayong sinusubukan ay ang control ng hepatitis B among 5 to 6 years old. Kasi galing din siya sa mama, di ba? Meron po kasi tayong yung tinatawag na vertical transmission from mother to child. At pag lumalaki na yung bata, pwede siyang mahawa sa komunidad, sa kalaro niya, o kaya sa caregiver niya, sa environment. Kaya nga po, meron tayong birth dose pagkapanganak at meron tayo sa 1.5, 2.5, and 3.5. Kasabay po nung pentavalent vaccine, yung 5-in-1. Yun. Sinusubukan natin ibaba yun or ma-reach yung target na less than 1% by 2025. So at least, oh, congratulations. Diba? So, congratulations na yun. Polio free na tayo ngayon. At yung isa pa. Matagal na nga yung polio free. Pero sabi nga ni Doc, dapat tuloy pa rin yung pagbabakuna nung mga anong yon, mga vaccines na yon, kasi baka mag-backslide diba? Tama. Baka lumabas ulit yung mikrobyong mga yon. Hindi so, natin yung dapat talaga tuloy-tuloy. At sana sa lahat ng klase ng mga sakit para sa mga sangkol. So anyway, mga kasama, ASEC Birdie at mga kanutrisyon, abay balikan natin ang ating talakayan mamaya. Saglit lang po, ibigyan natin panahon ng ating Nutri Habit segment. Okay. Nasabi nga po ni Dr. Wilda na mahalagang masunod ang schedule at dosage ng mga bakuna upang maiwasan yung pagkakasakit ng mga sanggol lalo na. Kaya naman muling pinapaalalahanan ang bawat magulang at caregiver na critical ang inyong role upang masiguro na kumpleto ang bakuna ni baby. Alamin po ang schedule ng bakuna sa inyong lugar at sikapin na maka-avail ang inyong anak ng mga bakuna sa health center. At ang lahat ng ito ay libre. Yan ang pinaka-importante. Tandaan po ang mga magulang, dali ng inyong mga anak para mabakunahan. At yan po ang ating NutriHabit segment sa hapong ito. Mga kasama, kami po'y magbabalik. Wag ho kayong aalis. At, balikan natin ang ating talakayan mamaya sa pagbabalik po. Yan ang Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 9. Radyo Mo sa Nutrisyon. Yung kumainment, Mangoy. Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Naririnig nyo, nagluluto si Mang Moy. Ginis ang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy, kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako? Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Alright, mga kasama, itutuloy po natin ang ating talakayan ngayong hapon at kasama pa rin natin si Dr. Maria Wilda T. Silva, ang National Immunization Program Manager ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health.
punta naman tayo dito sa mga misconception. Opo, mayroon po mga paniniwala hanggang ngayon, ito po'y ginagawa at sinusunod pa rin po nila na hindi natin alam ang dahilan. Opo, Dog. E tungkol ito sa immunization, nasa palagay namin dapat na malinawan po natin. Opo, tulad ng ito ma'am, yung sinasabi nila mga Bernie, maari daw maging sanhi ng OTC ang bakuna. Mm-mm. Sabi pa, hindi raw pwedeng maligo pagkatapos magpabakuna. Yeah. Oo. Saan naman galing ang ganong klaseng mga paniniwala? Maari raw maapektuhan ang immune system ng mga bata kung pababakunahan dahil hindi pa ito fully developed. Ano po ba yung katotohanan rito, Dok? Katotohanan. Opo. Pakilinaw nga po. Opo. Naku, napakadami nga niyan. Ay, napakadami. Hindi lang yan. Tatlong yan ang nabanggit. Marami pa. Pero ang pinaka nakakabahala talaga, itong autism na nililink nila sa measles vaccination. Subalit ito ay napatunayan na hindi totoo. Okay. Napakalaking issue po nito sa scientific community. Nung may lumabas po na balita or even publication na nililink nga po yung autism sa bakunang laban sa tigdas. Pero nung ginawa ang masusing pag-aaral at pagre-review ng lahat ng dokumento, ay pinabulanaanan ang ganitong relasyon na nagko-cause ng autism ang measles vaccine. So, ito'y naisantabi na. Napakarami na pong inilathalang mga dato at mga babasahin para ho bigyang linaw na ito ay hindi totoo. So wala hong katotohanan 'yon na meron hong otherwise kung totoo 'yun ma'am, di ba sabi niyo nga ilang million yung batang binabakuna. Di lahat ng bata natin ay autistic. Di ba? So sa konting isip-isip din. Hindi daw po pwedeng maligo. Pagkatapos magpabakuna. Hindi naman ho yata totoo yun na hindi pwedeng maligo. Ang sinasabi ho kasi natin, syempre, pag ikaw ay binakunahan, ang sanggol ay binakunahan, may break yan sa skin. Although, ang sabi natin, pwedeng bigyan, lagyan yan ng cold compress kung namamaga. Dahil kung minsan may reaction, may konting pamamaga at pamumula doon sa site na in-injectionan. Kinakailangan is malinis yung tubig at malinis po yung compress, yung idadampi. Pero otherwise, yung maliligo, kasi magsasara naman po yan kaagad. Yung maliligo, pwede pong maligo. Usually, Doc, kasi hindi naman usually, but kung minsan may nilalagnat, normal din yun, di ba? Normal din pong pero reaction yan. Pero yung sandali yan, lang yung ano niya. Ang sabi ho nga natin, kapag kanilalagnat yung bata, bigyan lang po siya ng lunas para sa lagnat. Paracetamol for fever and pain. Mm-hmm. Pero kung magtutuloy-tuloy yung lagnat, ibabalik ho natin sa pinakamalapit na health center or hospital. Okay. Yun pong isa, ano daw? Yung immune system. Na, di ba dapat nga? Kaya nga. Masi-improve nga. Kaya dapat bakunahan. Siguro kailangan nilang maintindihan na ang binibigay ho nating bakuna ay kahalintulad nung mga parte ng mikrobyo na nagko-cause ng sakit. So, for example, the measles vaccine, ano? So, sinasabi natin, ito, live vaccine to, pinahinang mikrobyo ang itinurok mo na naandun sa component ng bakuna. Since mahina siya, hindi siya magko-cause ng sakit na tigdas. Bagkos, ang gagawin niya ay iti-trigger niya yung immune system ng katawan nung para bata. Sa susunod ng bata, para sa susunod na
tayo ay makasagap ng totoong mikrobyo, alam natin kung paano dumipensa. So, kung naapektuhan, oo, naapektuhan, pero yun talaga ang purpose, no? Na mag-develop ng antibody ng proteksyon laban sa sakit yung ating mga binakunahan. So, ma'am, doktora, as an organization, ano naman yung response ng DOH dito sa mga challenges na ito? Yung lalo na yung maling kaalaman, maling impormasyon. Napakarami nitong maling kaalaman na to. Sabi nga natin, tayo ay nakikipag-partner sa ating health promotion office, kung saan lahat po ng mga nakikita natin or naibabato sa ating mga misconception ay binibigyan natin ng tamang kasagutan. Ito po ay kailangan pong makorek kasi ang sabi nga natin, kailangang ma-unlearn muna nila yung maling paniniwala. Itapon na yon. Huwag nang maniwala o erase, diba? I-delete. And then, ibibigay yung correct na information. So, sa ngayon, ang pinaiigting po talaga natin ay yung ating advocacy, yung ating pong health education and promotion. Ang atin pong mga partners sa health promotion office, ang ginagawa po nila ay pumupunta na sa komunidad para magbigay ng one-on-one na information, face-to-face interface na ngayon, aside from media, from print materials napaka-importante din na may nakikita silang health workers sa baba na nagbibigay ng correct na information. So, yan. Nako, muli. Binigyan din sa programa natin ang kahalagahan ng pagbabakuna at ang magandang balita, sapat naman ang atensyon at pondong ibinibigay ng ating pamahalaan upang maipatupad ang National Immunization Program. Meron pa rin po tayong mga challenges na kinakaharap at ang mga kinauukulan mula barangay hanggang sa taas, subalit pilit nila itong sinisolusyunan para sa ikatatagumpay ng programa at ng masigurong ligtas ang kabataan, mga buntis din, pati na ang ating mga senior citizen. At syempre, magiging posible ang tagumpay kung ang bawat pamilyang Pilipino ay makikilahok sa isinasagawang pagbabakuna. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat, Asik Bernie. At maraming salamat din kay Dr. Maria Wilda T. Silva, ang National Immunization Program Manager ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health, sa muli niya pong pagpapaunlak sa ating imbitasyon. At kahit medyo masama yung pakiramdam nito. At sa mga impormasyon na ipinahagi niyo po sa amin ngayong hapon. Opo, Doc, panghuling mensahe na lang po, no, para sa ating mga kontrisyon. Nako, maraming salamat, Asik Bernie. Ano? Napakalaking tulong ng inyong programa. Alam niyo po bang ang daming nagte-text sa akin at nagme-message sa akin sa Facebook na napanood daw po nila. Tinatag pa nga eh. Buti naman, share. Sinishare pa nga nila. Kaya napakarami talagang nare-reach ng inyo pong programa. At bilang panghuling pananalita po, no? Ini-encourage ko po ang lahat ng ating mga mommies, ang mga tatay, caregivers, lolo, lola, dalhin po ninyo ang inyong mga anak, ang ating mga kabataan para sila ay mapabakunahan. At importante din po na itago po ninyo yung inyong immunization card. Dahil po, yun po ay proof na siya ay nabakunahan. And at the same time, dun din po natin makikita kung ano yung mga bakuna na kulang. Dahil alam niyo naman po siguro, sa ngayon may mga booster doses na tayong ibinibigay. Kaya importante, no? Magtulong-tulong po tayong lahat para ho ang ating komunidad ay maging ligtas sa mga vaccine-preventable diseases. Wow! Thank you very much po, Doc Maria Wilda Silva. Ngayon naman po ay pupunta na tayo sa mga
12 nagwagi sa ating text question of the week. Sabi ko nga kanina, walang mali dito kasi ang sagot dito sa tanong natin. Puro tama, ma'am. Oo, anong maaaring gawin upang makatulong sa pagkamit ng immunization target ng Department of Health? At ang mga pwede nilang ang mga nakita nating sagot, pabakunahan ng mga anak para ligtas sa mga sakit, kumpletuhin ang bakuna na ibinibigay ng gobyerno, makipag-ugnayan sa health center ukol sa bakuna, hikayatin ang mga magulang na bakunahan ang kanilang mga anak. Yan ang mga naging sagot. Oo, sige, simulan mo, Rod, opo, please. Oo. Yung unang winner ng 200 pesos na cellphone load, ma'am, at sumagot ng maganda. Mm-hmm. Doon sa tanong natin, eh galing po sa Visayas. Nakikinig sa DYHB Bacolod. Mm-hmm. From Purug Tres Laa, Kamindagan, Kawayan, opo, Negros Occidental. Congratulations to Jinky Ortega, 20 years old. Okay, Jinky, wow, babae. Jinky, bata pa. Oo. Bata. Oo. Ang susunod ko naman, ang first winner ko naman ay taga Davao. Davao City, Kalinan District. Oo, Purok 6 Subasta, Barangay Subasta. At siya po ay 52 years old, nakikinig sa DXDC Davao, si Mr. Hector Ondos. Congratulations po, Hector. Hector. Ito naman yung susunod na winner, ma'am, sa listahan ko ay listener ng DYHP Cebu. Okay. Opo, pero galing po siya sa Tugyan, Dalaguete. Dalaguete, Cebu. Oo. Si Marisa Mier, pero hindi na Dalaguet. Hindi na siya Dalagueta. Dalagueta. Kasi 35 years old na po siya. Marisa Mier, congratulations. Okay, ang next winner ko ay taga Barangay Kalamba, Kabadbaran City, Agusan del Norte. So nakikinig siya sa DXBC Butuan. At siya ay 57 years old, si Julius Barrera. Congrats another, po, Julius. Opo, another guy from DX, from Purug Tres, Barangay Lipaya, General Santos. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Oh, nakikinig sa DXDC Davao. Oh, umaabot yung Davao natin dyan eh. Sa Jensen din. Although we have a station in Jensen. Nathaniel Mileto. Nathaniel Mileto, 27 years old. Okay, 51 years old naman ang kasunod kong winner. At siya ay nanunood sa YouTube Live. Aba? Oo, taga dito lang, Barangay Banaban ng San Mateo Rizal. So siya ay si Benji Punay. Congratulations, Benji. Ito naman, ma'am, ay galing sa poblasyon Katigbian. Katigbian, oo. Bohol. Oo. Pero, syempre, nakikinig siya. Cebu. DYHP Cebu. Okay. 30 years old. Congratulations kay Aileen Selomin. Selomin, okay. Selomin, Aileen. Okay. Nakikinig naman sa DYBC Butuan ang ating next winner. At siya ay taga Barangay Dahikan, Karaskal, Surigao del Sur, 29 years old, Elaine Escoltor. Oh, congrats, Elaine. Congratulations. Ito ay galing sa Recarte Street, Barangay San Isidro, Mariveles, Bataan. DZXL Manila. Opo, Manila sa Bataan. Congratulations to Annalie Severino, 45 years old. Okay, babae siya, no? Babae po. Ang next ko ring winner ay isang babae, taga Purok 4, Ocana, Karkar City, Cebu. So, DYHP Cebu, 43 years old. Miss Christina Alforque. Ito naman yung huling pangalan sa aking listahan, ma'am. Ay galing sa lugar na kung saan maraming fans si Ma'am Bernie. Bukidnon. Boyo! Alam na alam. Taga saan siya? Kilala dyan si Ma'am. Purog 9, Barangay Freedom. Na? Kabanlasan. Kabanlasan. Kabanlasan, Bukidnon. Kabanlasan. Opo. Congratulations. Siyempre, DXMB Malaybalay po, ma'am. Nakikinig. Congratulations to Primitiva Yumang, 45 years old. Okay. At ang last winner natin at sa 12th winner natin ay dito sa DZXL na nakikinig pero taga Poblacion, Malolos, Bulacan, 36 years old. Si Mr. Roland
Gonzales. Ayan, talo ang mga lalaki. Oo nga. Nang dahil... dalawa lang naman. Ah, dalawa. Oh, kasi isa lang sa aking listahan. Oo, okay. So yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 9. Naway muli namin kayo nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At sa mga gusto pa pong humabol ng tanong, text lang po kayo sa 0908-579-6898. Okay. At sasagutin pa rin po yan ni Dr. Silva. Sa pamamagitan ng aming the production team. Okay, sapagkat yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo mo sa Nutrisyon. At mga ka-Nutrisyon, magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod po na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo mo sa Nutrisyon. At pag-uusapan naman natin paano makatutulong sa atin ang organic gardening. Yeah. Kauntay pa rin ito sa pagdiriwang natin ng Nutrition Month ngayong Hulyo na may temang ugaliing magtanim, wastong nutrisyon, anihin. Tandaan dito po sa Radyo mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayo iwaksipo ang mga maling gawain kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positive. Tibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Hindi na po namin mababati, mababasa yung mga naka-Facebook dahil madami daw po eh masyado na ba kaming overtime. Ang dami nanonood. Okay, so regards na lang po sa lahat. Opo, at thank you sa panonood. Thank you. Opo. Okay, so ako pong yung lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dito sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 9! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.